Intramuros ay ang makasaysayang napapadirang lungsod ng Maynila at nagsilbing kabisera ng Pilipinas. May lawak itong 67 ektarya at ang nangangasiwa dito sa kasalukuyan ay ang administrasyon ng Intramuros. Ito ay tinatawag din napapadirang lungsod o walled city sa Ingles. Noong panahon ng mga Kastila, sinimulan ng pamahalaang kolonyal ng Kastila ang pagtatayo ng pader pangdepensa noong huling mga bahagi ng ika-16 na siglo upang protektahan ang lungsod mula sa mga mananakop. Una naming tinahak ang Puerto Real Gardens. Ito ay eksklusibong lugar para sa mga okasyon ng Estado para sa Gobernador General noong panahon ng mga Espanyol. Ang lugar na ito ay itinayo noong 1663 kung saan ang orihinal na gate ay inilagay sa kanang bahagi ng baluarte de San Andres at nakaharap sa nayon ng bagong bayan o Luneta Park. Sa kasalukuyan, ang harding ito ay ginagamit para sa mga okasyon tulad ng kasal, debu at kaarawan. Madalas din itong ginagawang tambayan ng mga mag-aaral sa loob ng Intramuros. Ito ang Manila Cathedral. Ito ay ginawa pa noong panahon ng mga Kastila at nakilala din bilang Manila Metropolitan Cathedral Basilica. Ang katedral na ito ay gawa sa arkitekturang Romanesque Byzantine at may pormang Baroque. Ang patsada ay binubuo ng dalawang palapag na bloke at may tatlong pasukan na may mga ukang arko. Ang mga pintuan ay yari sa tanso na inukit ni na Alessandro Monteleone at Francisco Nagni. Nakadikit ang kampanaryo sa kanang panig ng gusali. Ang napakagandang altar ay handog at pagkilala sa Our Lady of the Immaculate Conception na angkop sa sumpaan ng dalawang mamahalan. Sa kasalukuyan, ito ay paboritong simbahan na pinagdadausan ng kasal dahil sa ganda ng labas at loob nito. Sa harap ng katedral
ay makikita ang monumento ni Charles IV, ang hari ng Espanya. Itinayo ang monumentong ito bilang pasasalamat ng bansa sa kanyang pagpapakilala ng bakuna para sa smallpox sa Pilipinas. Ito ang Palacio del Gobernador. Matatagpuan ito sa harap ng Plaza de Roma at itinayo sa kasalukuyang porma nito noong 1976. Ang gusaling ito ay ang dating tirahan ng Gobernador General sa panahon ng Espanyol. Hanggang sa isang lindol ang naganap noong Hunyo 3, 1863. Pagkatapos ng lindol na iyon, ang Malacañang Palace na ang naging opisyal na tirahan ng Gobernador General. Mula sa Palacio del Gobernador, naglakad lang kami pakanan papunta sa Fort Santiago. Ito ang nakatalagang tagabantay ng lungsod kung saan ang kuta nito ay matatagpuan sa bunganga ng ilog. Dahil sa reklamasyon ng lupa na ginawa noong unang mga bahagi ng 20th century, naatras ang mga pader at kuta nito mula sa baybayin. Ang mataas na pader ay 22 feet ang taas at 8 feet ang lapad, habang ang pangunahing pintuan naman ay may 40 piye ang taas. Sa loob ng Fort Santiago ay matatagpuan ang Ruins of American Barracks. Ito ay itinayo bilang isang bahagi ng pagtatanggol sa baybay ng Intramuros, kung saan nakulong si Senador Elpidio Quirino ng 16 na araw noong taong 1843. Saka ng bahagi naman ng Ruins of American Barracks ay makikita ang Fort Santiago on a roll. Dito nakasulat ang mga pangalan ng mga kalalakihan at kababaihan na nakulong sa kuta na ito sa loob ng pansamantalang mga selda na itinayo sa lugar. Sila ang mga nag-alay ng kanilang mga buhay kasama ang daan-daang hindi kilalang bayani na sa kanilang individual na paraan ay nakipaglaban sa mga kaaway at nagbuwis ng buhay para sa bansa. Ito ang main gate ng Fort Santiago. Ang pinto ay nagtataglay ng Royal Seal ng Espanya at isang kahoy na relief sculpture ni St. James, ang patron saint ng Espanya. Ito ay may 40 piye ang taas.
Sa sandaling pumasok ka sa Fort Santiago, ang unang bagay na mapapansin mo ay ang mga yapak na gawa sa metal. Ang mga yapak na ito ay kumakatawan sa pangwakas na paglalakad ng ating pambansang bayani mula sa kanyang selda na papunta sa lokasyon kung saan isinagawa ang pagpatay sa kanya sa utos ng mga kolonyalistang Espanyol. Ito naman ang Raja Sulaiman Theater na itinayo bilang isang military barracks at bilang isang paaralan para sa mga mababang opisyal noong ika-18 siglo. Dito din ginugol ng ating pambansang bayani na si José Rizal ang kanyang huling gabi bago siya tuluyang patayin noong 30 ng Disyembre taong 1896. Ito ang The White Cross. Sa ilalim ng krus na gawa sa puting marmol na ito ay mayroong 600 bangkay. Ang mga bangkay na ito ay ang mga biktima ng mga kalupitan sa panahon ng 2 digmaang pandaigdig sa ilalim ng mga Espanyol. Natuklasan ng mga Amerikanong sundalo ang mga labi sa isang Bartolina na nagsilbing bilangguan ng mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol noong 2 digmaang pandaigdig. Ito ang dungeon. Noong una, ito ay isang imbakan na bahay ng mga bala at armas. Ito ay binago sa isang bilangguan o Bartolina. Ito ang nagsilbing bilangguan ng mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol. Dito sila pinahirapan sa iba't ibang uri ng paraan ng pagpapahirap hanggang sila ay mawalan ng buhay. Ito ang Baluarte de Santa Barbara. Itinayo ito noong 1593 at naging bahay ng mga bala at armas noong panahon ng Espanyol. Ito ay konektado din sa dungeon kung saan maraming Pilipino din ang namatay. Sa kasalukuyan, ang lugar na ito ay ginawang maliit na museo na nagpapakita ng mga importanteng landmark sa loob ng Intramuros.
Ito naman ang falsa bragan media naranja. Itinayo ito upang palakasin ang depensa ng Fort Santiago mula sa tabing ilog. Ang Rizal Shrine sa Fort Santiago ay itinayo bilang parangal sa pambansang bayani ng Pilipinas na si Dr. José Rizal. Ang museo na ito ay itinayo noong 1953 at na-modernize noong 2013. Dito makikita ang mga memorabilia tulad ng mga aklat ni Rizal, instrumento sa medikal, ang kanyang Amerikana, sombrero, kahit na mga business card at marami pang iba. Huli naming tinahak ang Baluarte de San Diego. Ito ay isa sa mga pinaka nakamamanghang estruktura sa Intramuros. Ayon sa Intramuros Administration, ito ang pinakaunang tanggulan sa Maynila na gawa sa bato at una munang nakilala sa pangalang Nuestra Señora de Guia. Ngunit dahil hindi matibay ang pagkakagawa nito, agad din itong nasira. Noong dekada 80, muling binuhay ang Baluarte de San Diego at ngayon ay nagsisilbi bilang isa sa pinakapopular na mga atraksyon sa loob ng Intramuros. Kilala na ito ngayon sa taguring San Diego Gardens, kung saan matatagpuan ang mga lumang pader, istruktura na ginawa pa noong panahon ng Kastila. Mayroon ding hardin na puno ng halaman at mga bulaklak sa loob ng Baluarte de San Diego na tunay namang kaaya-aya sa mata at isipan. Tunay ngang isang yamang pangkasaysayan ang Intramuros, Maynila, isa sa mga bakas ng ating kahapon. Kung nais niyong malaman kung paano pumunta sa Intramuros mula sa iba't ibang panig ng Maynila, basahin nyo lang ang nakalagay sa description box. Ilalagay ko lahat doon. Maraming salamat sa panonood.